Okay, good afternoon guys. So, mag-unboxing tayo ngayon ng ENC 308. So, i-unbox natin siya. Para makita natin kung yung kanyang design. So, that's from the box. Ayan. So, manual. So, ito yung 308 na sinasabi. So, ayan. Napaka-classic niya. So, meron siyang barrel extension. So, lagi kasama nito. So, may kasama din siya nito. Yung handle niya. Plus, ganito niya kasama din magazine yan. Plus, battery charger. So, dademo lang natin ito. Ito, yung 308 ENC. Classic na M5. So, adjustable. Hop-up. Ayan yung hop-up niya. So, ito yung pag-tweed ng bala. Kung na-up ang bala, down ang bala, may pag-tweed siya using itong hop-up. Okay? So, tapos, ito, in-install lang siya. So, hindi ko nito. So, nag-help lang siya. Open mo lang siyang ganyan. So, insert ko siya dito. Insert ko siya dito. So, ito yung format talaga ng kanyang pahing classic. So, ito, insert mo lang yun sa kanya. So, higpitan mo lang dito. Higpitan mo. Okay. So, ayan siya. Magazine. So, ito yung kanyang typical na forma. Pag nakabit ito. Ayan. Ito yung simple. Or only siguro at FPS ito nasa 440 to 450. So, ang lagay natin ngayon, lalagyan natin siya ng accessories. Tignan natin kung magiging itsura niya pag nilagyan natin siya ng accessories. So, at tanggalin mo natin ito para lalagyan natin siya ng quads knock one, optic sight. So, tanggalin natin muna ito. So, bilisan natin. Okay, so, ito gagamitin natin yung ano niya, yung bago ng quads. Tapos na lang ito. Okay. So, nagyan niya siya ng holographic side. So, ang battery niya, ito, ganitong klase ng battery niya. Pag lagyan niya siya dito, ito lang yung lagay ng battery. Hindi ko focus lang. Nalagay ng battery. Tanggalin niya lang siyang ganon. Pasok mong ganyan, then balik mo na siya. Okay, so siyad na siya. So ang switch niya sa side, kasi yung switch niya pag sinip mo siyang ganyan. Okay, so kung makikita nyo, kita mo yung red dot, kita mo. Ito yung red dot. So, yun yung kanyang pinakakuan, no? So, buhay na siya. Tapos, ang kanyang pagkaabit mo, push mo lang ito. Push. Then, open mo ganyan. Pwede mo siya pasok ngayon dito. Yeah. Ayan. Then, press mo lang ulit dito. So, lock na siya. Ngayon, kung medyo naalog, pipitin mo lang siya dito. Using one. So, ayan. So, isa na yan. Sigapit natin. Naka-holographic set na siya. So, magdagan pa natin ng accessories. Bukod dyan, so, magkakabit din tayo ng kabit naman natin ng L3 angle. Ha? So, magkakabit natin ito. So, ito, mayroon siyang kasamang flashlight at saka laser. So, ang battery niya, parehas lang din dun sa isa. Okay? So, check natin. May kasama na siyang plug. Ganun din, dito mo din bubuksan siya. Bubuksan mo na siyang ganun. Then, kapit mo yung battery. Ayan. Ayan. Kapit mo siya. Ito yung kanyang
switch dito, yung plug niya sa switch niya. So, abit mo siya dito. Then, may cover siya sa harap. I-slide mo lang siya gano'n, i-slide mo lang. So, ito yung flashlight niya. So, at natin gumagana ha. So, i-press mo lang dito. Okay. So, yung kanyang laser, nagana. Okay. Laser niya. Ayan, kita mo. Lahat naman yung berde. Ayan yung berde niya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Then, yung sa flashlight niya. Flashlight niya. Ito yung gali. Flashlight. Pasok mo na di. Tapos mo. Ito, makikita mo kapag pinrest mo lang yan. Sa aming flashlight, double press mo ulit. Double press. Ayan. So, nagana siya lahat. So, may switch na siya. Kaabit niya natin siya dito. Babaw. Pwede sa ibabaw. Pwede sa gilid. Siya maganda sa ibabaw. Ibabaw siya ang kabit. So, naka... Luluwagan mo lang siya. Luluwagan mo lang siya ganyan. Para makabit siya. Pinagpitan mo. Pagkahigpit mo ganyan. So, pwede mo siyang ilagay dito yung naka double-sided tape siya. Pwede mo siya dito yung strap. Pwede mo isuot mo na yung cable doon sa loob ng siya. Pero pag pindik mo ganyan, so ayan, alam mo siya. Another press, flashlight. Bawas ang flashlight. Ayan. So, kitang-kita yung red dot niya, no? Nang red dot. Ay, yung green dot, no? Ayan siya. So, malakas, malayo abot niya, no? So, yun, isang accessories natin. So, nasa sa'yo na kung saan mo siya gustong i-pwesto dun sa mga hagit mo. Dito, i-pwesto mo dyan siya, nakagang yan. So, after nun, para mas komportable, pwede natin siya lagyan ng forward grip. Forward grip. So, dito lang yan. Saksak mo lang dito. Saksak mo lang dito yan sa ilalim. Saksak mo lang dito. Natin siya ng forward grip para mas astig yung kanyang kwan. So yan. So pwede pa natin siyang pagtan ng suppressor dito or yung silencer. Depende siya, haba pa siya ng ganyang kahaba. So ito yung initial na setup niya. So yan. Ito yung bad boy setup na sinasabi upang Navy Sea. So depende siya kung gusto mo gamitin ko ito or meron kung gusto mo scope siya. So, ito natin na ENC 308. Okay, so thank you. So, ayan yung kanyang appearance pag nabihisa na siya. Pag nilagay siya ng accessories. You know? So, marami pong pwede ikabit. Pwede siya dito nilagay pa isang flashlight. Suppressor uli. Yun na. Okay, so ito. Ang 308 natin. Bad boy setup. So, thank you.